nasa 20 milya ang layo sa baybayin ng Brazil, matatagpuan ang isang misteryosong isla na walang ni isang tao ang may lakas loob na tumapak. Ayon pa nga sa isang tanyag ng kwento ng mga taga-Brazil, minsan raw ay may naligaw ng mangingisda habang ito'y naglalagyag sa kaligitnaan ng dagat. At sa kasamaang palad ay napadpad ito sa dalambasigan ng misteryosong isla na ito. At makalipas ang ilang araw ay natagpuan na lang ang kawawang bangkay ng mangingisda na puno ng sugat at wala ng buhay. Ano kaya ang misteryong bumabalot sa isla na ito, mga kaibigan? Totoo kaya ang kwento ng mga residente doon? Sabay natin niyang alamin sa episode na ito. Pero una sa lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito at hilig mo ang mga gantong klaseng talakayan na kapupulutan mo ng aral, ay mag-subscribe na and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads sa channel na ito linggo-linggo. Ilha de Quimada Grande o tanyag sa pangalang Snake Island ay isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa buong mundo kung saan mahigpit na pinagbabawal ang sino man na pumunta rito. Idiniklara ng gobyerno ng Brazil na illegal ang pagbisita ng mga turista o kahit ng mga lokal na residente sa isla na ito. Ito ay may sukat na 430,000 metro kwadradong isla, mga kaibigan, na napakamapanganib dahil pinamamahayan ito ng isa sa mga hayop na halos kinakatakutan ng lahat. Ito ay ang ahas. And to be specific, mga kaibigan, ito ay ang golden lancet snakes, isang uri ng pit viper at isa sa mga pinaka nakakamatay na ahas sa buong mundo. May isang grupo rin ng mga ahas ang nakatira dito at tinatawag na Dipsas albifrons o Sargus snail eater na hindi nakakalason at kumakain lamang ng mga insekto. Ang pangalang Ilha da Quimada Grande ay nangangahulugang slash and burn fire o Big Burnt Island kung isasalin naman sa salitang Portugis. Dahil ang islang ito ay may potential sana na maging banana plantation na makakapag-supply sa buong Brazil. Upang makapagtanim ang lupain ay dumadaan sa paraang slash and burn. Sa kasamaang palad, hindi ito nagawa dahil naunahan nga sila ng mga ahas na namumuhay dito. Aabot sa isa't kalahating talampakan ang haba ng mga golden lancet snakes. May tinatayang bilang na 2,000 hanggang 4,000 ahas ang mayroon sa isla na ito. Kaya naman hindi nakakapagtaka na ang pangalan nito ay Snake Island. Biruin nyo, mga kaibigan, dahil sa dami ng populasyon ng mga ahas sa islang ito ay may 1 hanggang 6 ka na ahas na matatagpuan kada isang metrong paglalakad mo sa islang ito. Ang Golden Lancet Snakes ay kamag-anak ng mga Lancet Snakes na matatagpuan sa mainland Brazil, kung saan sila ay responsable sa 90% ng mga nakakagat ng ahas sa Brazil. Gayunpaman, mga kaibigan, ang kagat ng malaginto nilang uri o ang mga Golden Lancet Snakes ay 5 beses na mas nakakamatay kesa sa mga normal lang na Lancet Snakes. Ano sa tingin nyo, mga kaibigan? Bakit kaya mas makamandag ang mga ahas na Golden Lancet Snakes kumpara sa mga normal lang na Lancet Snakes? Ayon sa malalim na scientificong pagsusuri, mga kaibigan, sa paglipas ng panahon ay nag-iba na ang mga ahas na ito mula sa mga ahas na matatagpuan sa mainland ng Brazil. Dahil sa isolated nilang tirahan, umaasa lamang sila sa mga ibon na napapadpad o napapadaan sa islang ito. Kaya naman sa tagal ng panahon ay sumailalim sa evolution ang mga ahas na ito at nagresulta sa mas makamandag na venom at naging 5 beses na higit na mas nakakamatay ang mga ito. Dahil dito ay mas napapadali ang paghuhuli nila ng mga makakain. Dahil nga sa isolated ang islang ito, ay wala masyadong recorded cases ng mga taong nabiktima ang mga ahas dito. At kung sa kasamaang palad ay may makagat mang tao ang ahas na ito, ang biktima ay may 1 oras na lamang na natitira bago ito ganap na mawalan ng buhay kung hindi ito maagapan. Base sa mga scientificong pag-aaral ng mga eksperto, kung ang isang tao ay nakagat ng Golden Lancet Snakes ay may 7% lamang ito ng survival rate. Sa kasamaang palad, mga kaibigan, kung nakagat ka sa isla na ito na malayo kung saan pwedeng humingi ng tulong at medikasyon, ay mas mapapababa ang tsansa na ikaw ay mabuhay. At dagdag pa ng mga scientists, sa isang kagat ng Golden Lancet Snakes ay pwede ka kaagad makaranas ng kidney failure at muscle tissue dystrophy
At sa sobrang nakakalasong kamandag nito, sinasabing nakakatunaw raw ito ng balat ng tao. Sino nga bang gustong tumira o kahit bumisita man lang sa isang lugar na napapalibutan ng mga ninalang na pwedeng kumuha ng iyong buhay sa isang iglap lamang? Pero alam nyo ba mga kaibigan na minsan nang may tumira na tao sa islang ito? Isang salaysay na nanggaling sa mga lokal na residente, mga unang bahagi ng 1900s, noong hindi pa bawal ang mga tao dito, ay may nakatirang tagabantay ng lighthouse sa isla na ito, kasama ang kanyang pamilya. Isang gabi, inatake na lamang sila ng mga ahas na ito na dumaan sa kanilang mga bintana at tatagpuan na lamang ang kanilang mga katawan na wala ng buhay. Hanggang ngayon, gumagana pa rin ang lighthouse na madalas binibisita na lamang ng mga Navy at para na rin makasigurado sila na walang mga tao ang naglalakbay sa islang ito. Nagtataka ba kayo mga kaibigan kung saan nanggaling ang mga ahas na ito? Paano kaya sila nakarating sa islang na papalibutan ng dagat? Isa sa mga pinakatanyag na alamat ng mga taga-Brazil ang nagsasabing ang mga ahas ay inilagay ng mga pirata sa isla upang protektahan at bantayan ang kanilang mga nilibing na kayamanan. Naniniwala ba kayo dito mga kaibigan? Kung totoo man ito, may matatapang kayang mga tao na ilalagay ang kanilang buhay sa peligro para kunin ang ginaong kayamanan ng mga pirata? Pero, ang katotohanan dyan mga kaibigan, ay mahigit 10,000 taon na ang nakalipas, ang Quemada de Grande o Snake Island ay dating parte ng mainland ng Brazil. Nang mangyari ang pagkatunaw ng Ice Age ay tumaas ang level ng dagat at dahilan para mahiwalay ito sa mainland ng Brazil at naging isla na lamang. Simula noon, ang mga hayop na na-stranded sa pagtaas ng dagat ay naging permanente na sa isla at hindi na nakalabas gaya ng mga golden lancing snakes kung saan dito na lamang sa Quemada Grande ito matatagpuan. Kung nag-iisip talaga kayong bumisita sa lugar na ito ay maaari naman mga kaibigan. Pero una sa lahat ay dapat may katanggap-tanggap ka na dahilan. Unang hakbang ay humingi ka ng pahintulot sa Brazilian Navy. Pangalawa ay magdala ng sariling doktor na payag ilagay sa peligro ang kanilang buhay. Oo, tama. Kailangan mong magdala ng sariling medical team kung nais mo talagang magsiyasat sa lugar. Sa dami ng pasaway sa mundo ay hindi talaga maiiwasan na may mga tao namang hindi na dumadaan sa ganyang hakbang. Uso din sa kanila ang mga smugglers na sekretong nanghuhuli ng mga golden lancet snakes at binibenta ito sa black market ng 10,000 hanggang 30,000 dolyar bawat isa. Sana naman mag-ingat ang mga taong ito kung saan nila dadalhin o ibebenta ang mga ahas. Dahil kung makakatakas man ang mga ito ay pwede itong muling mamuhay sa ibang lugar kung saan mayroong maraming tao. At siguradong napakalaking problema yan mga kaibigan. Lubhang nangamba ang mga siyentista nang kinonsidera na ang golden lancet snakes bilang endangered species ng Brazilian government. Isipin nyo ito mga kaibigan. Nanganib pa rin sila kahit na sila'y protektado at malayo na sa maaring magsira ng kanilang pamumuhay. Isa sa mga maaring dahilan ay ang pagpuputol ng mga kahoy sa mainland ng Brazil. Malamang kayo'y magtataka ngayon kung bakit makakaapekto ang pagputol ng mga kahoy sa mainland Brazil kung nasa isla naman ang mga ahas na ito. Ito'y dahil ang pagpuputol ng mga kahoy sa mainland ng Brazil ay magpapahinto o magpapababa ng mga populasyon ng mga ibon. Mas kaunting bilang ng ibon ay nangangahulugang mas kaunting pagkain para sa mga golden lancet snakes, kaya mabilis bumaba ang bilang ng mga ahas na ito. Gaya nga ng sinabi ko kanina mga kaibigan na endemic ang golden lancet snakes sa islang ito. Ibig sabihin nito ay sila ay matatagpuan lamang exclusive sa islang ito. Kaya naman kung mauubos ang kanilang lahi, ay tuluyan na silang magiging extinct. Nalulungkot ang mga siyentistang nag-aaral sa mga ahas na ito dahil ang golden lancet snakes ay may taglay na gamot na makukuha sa kanilang venom. Oo, tama ang inyong narinig mga kaibigan. Sa kabila ng kamandag na hatid ng venom ng mga ahas na ito, ay maaari rin itong magpagaling ng mga sakit sa puso, blood clots, at nakakabuti rin sa sirkulasyon ng dugo. Ayon sa eksperto ay marami pang kayang gawin ang venom ng mga ahas na ito. Kaya hanggat sa maaari mga kaibigan ay dapat pigilan natin ang pagiging extinct ng mga hayop na ito. Talaga namang nakakawiling pag-usapan ang islang ito.
Bukod sa panganib na dala nito ay nakakamangang isipin na mayroong ganitong lugar sa mundo. Ano pa kayang nakakamangang mga lugar ang mayroon na hindi pa natatuklasan ng mga tao? Please let me know in the comment section below para mapag-usapan din natin yan sa susunod na episode. Maraming salamat sa panonood and don't forget to subscribe.